just got ultrasonic. Saan ka man sa Pilipinas pumihit, iisang tunog lang ang marinig na malupit. Aklan 107.7, the city of Highland Springs, Kidapawan 99.1, the gateway to Western Mindanao, Dipolog 103.7, the city of gentle people, Dumaguete 93.7, the city of golden opportunity, Tagum 95.1, and from the pearl of the Orient, Manila 106.7. Sabay-sabay, sama-samang aangat, pangga, kami, tayo, ang Energy FM. Radio just got ultrasonic. Saan ka man sa Pilipinas pumihit, iisang tunog lang ang marinig na malupit. The Queen City of the South. Energy! Noon, ang simple lang sa isang pihit, sumasaya ang buhay ngayon. Ang dami ng nagbago, pero kahit ano pa man ang mauso, radyo pa rin ang gusto ko. Sabay, opisina, kotse, taxi, at jeep, tricycle, FX, bus na masigip. Palagay, internet, plaza, karinderya, Energy FM, nagbibigay saya. Tama! Pag sabihin radyo, sabihin mo 106.7 Energy FM. Lupit mo! Pag sabihin radyo. Pangga, oras na po kapuloan. We have 43 minutes after the hour of 9 o'clock. It's 17 more minutes before the hour of 10 o'clock. You've got me on your radio. Papa Jackson is my name. Woohoo! And, oy, nga pala mga pangga. Magandang evening po sa lahat ng mga taong pupuri. Ayan, sa aking buhok na kulay asul na stripes tonight. Kasi pinos ko kahapon yung buhok ko. Stripes mo na asul. Oh. Ang sakit magpakulay ng buhok, mga bangga. Oh. Yung, baka hindi kita gaano. Anyways, pupusyo pa to. Pero, salamat po sa mga nagsabing, ganda ng kulay ng buhok mo. Ako po kasi yung model ng salon eh. Kasi akin yung salon eh. Kasi mag-hire ko ng model, ako na lang. Ang tanong, pag halimbawa ganito ba yung buhok ko, naniniwala pa rin sa advice ko, baka nakakabawas ng credibility ko, no? Hindi naman, no? No? Hindi naman. No? Maniniwala pa rin kasi akin kahit na ganito yung buhok ko. Sabi dito, nag-iba yung ilaw. Actually, gumanda nga yung ilaw eh. No? Pwede parang gumanda yung ilaw natin. Hindi ko alam kung anong ginawa ninyo para pero mukhang parang naging tisoy ako ngayong gabi. No? Ang pula ng balat ko, parang dalagang bukid ako ah. Dinaig ko yung dalagang Pilipina, dalagang bukid ako. Anyways, mga bangga, ayan, congrats nyo naman ako. Nabawasan po ako ng 5 pounds. Nag-diet po kasi ako. Hindi lang halata, hindi ko makintindihan itong mukha ko. Ako po yung taong biktima ng sariling pagmumukha when it comes to diet. Kasi pag tumataba po ako, mapayat ako, di ba? Pag nagtumaba ako, ang unang tataba yung mukha. Ito yung pinakamalupit at pinakamalalang part! Ang pinakamalalang part, mga bangga,
pag nagpapayat ako, payat na yung katawan, ang huling papayat yung mukha. My goldies. Oo. Hello po sa lahat ng mga nakaantabay sa atin. Bagay daw sa akin, blooming daw ako. Blooming ako? Well, alam niyo naman. Pabebe. Pabebe ang pusang gala. 7212429 mga pangga. 7212429. Uy, maraming salamat nga pala sa mga nakasubscribe na sa aking YouTube channel. Hello? Is it me you're looking for? Ang YouTube account ko ay Papa mo ako, ha? Follow me on Twitter and Instagram. Alright? Twitter and Instagram. It's Papa Jackson 1067. On Facebook, it's John Gemperle. Yeah. Yung mga nagtatanong po sa akin, bakit daw Gemperle apelido ko? Hindi ko alam yung tanongin. Nanay ko tanongin. Patay ko pala. Opo, pero yan po totoo. Yan apelido ko po ay, ang apelido ko po, it's pronounced as Gemperle. Okay? Dahil kami po ay German-Swiss bloodline. Hindi lang kita sa kulay. Yeah. Pwede rin baguhin ni Penta kasing kulay. Okay na, gusto ko na itong kulay niya. Yan na. Hanapin niyo po yung Facebook fanpage ko. Alright, John Gemperle. Okay, Gemperle. Yung naka-blue check, ako po yung naka-blue check. Ako po yung naka-blue check. Yung makulit. And happy 34,000 subscribers sa akin in barely a month. 34,000 subscribers. Mabilis ba yan? Mabilis yun. YouTuber na ako. Oh my God! I'm such a vlogger! May S. I'm such a vlogger. Hello? Hello. Hi! Hi po, Papa Jackson. Ang hina po ng boses niyo po. Hello? Yan! Kulungin niyo po ng kamay. Yes po. Ay, ano pong gamit niyo pantawag? Postpaid. Oh, mayaman, postpaid. Naka-headset ka ba? Yes po. Pwede bang huwag kang mag-headset kasi lalabo tayo? Pwede bang handheld lang? Okay. Hello? Hello? Yan. Si, okay. Ano pangalan mo? Ira. Why? No, kala ko, Wyra. No. Ang pangalan mo ay Ira. Yes. Y-R-A. Yes. Bakit Y? Hindi ko alam. Hindi ba dapat Wyra yan? Kasi Y eh. Hindi. Ira. Hindi, mali kayo. Buong kan, mali kayo. Joke lang. Hello, Ira. Hello po. Ilang taong ka na, Ira? 27. Ah, 27 ka na. Anong ginagawa sa buhay ni Ira? Working. Anong work mo? Office. Ah. In a retail company. Office of a retail company. Yes. Ano, clothing line? Dilata, tapatos. Food retail. Yes. Sige. Ano yan? Sangkap o main course? Hindi. Malaki. Mga ilang inches. Sige. May asawa ka na? Yes, meron na po. Meron ka ng asawa. Sige. Ilan na anak mo? Isa pa lang po. Isa pa lang. Sige. Ano ang paglilingkod ko sa'yo? Hingi lang po ng advice. Mm-mm. Currently, may pinagdadaanan. So, ito kanta ka na ba? Oo naman, sige. Okay. So, kasal po kami ni husband. Ano kayo? Kasal. Yes, for 2 years. He's a seaman actually. Ma'am, nawala-wala ka signal. Ano po ulit? Seaman siya, seaman. Okay, seafarer po siya. O tapos? Yes, seafarer. So, more than a year na siyang hindi nakakasampa. So, ang ginawa namin, ako lang yung provider
simula nung hindi siya nakasampa. Bakit po hindi siya nakakasampa ng barko? Nasampa niya was 2017. Okay. And then umuwi siya ng January 2018. So okay. Since then, hindi pa siya nakasampa kasi nagpalit na yung agency. Hindi na siya nakabalik before kasi may nangyari dun sa barko lang. Kumbaga nag-a-apply na naman, back to zero. Yes, yes. Okay, So, pero nakailang sampa na po siya, isa pa lang? I think already mga 3 or 4. Ah, marami-rami na rin. Apo. Sige. So, ayun, ako yung naging provider since nung hindi na siya makasampa kasi wala rin kami na ipon. Ang nangyari, kumuha kami ng car. Nang? So, car. Akala ko horse. Iba, medyo malabang. Kumuha kayo ng horse? Bakit horse? Okay. Kumuha kayo ng kotse. Oo. Kinuha niyo po yung kotse na nasa barko pa siya o nung hindi na nakasampa? Nasa baba na. Actually, ano na lang yun. Parang asyong balan. Ah. Kumbaga, iniisip niyo na makakasampa naman kasi. Hindi. Kasi ipapagrab siya. Ah, okay. Oo. So, wala naman kaming kinash out kasi asyong balance lang yun from his relative. Okay. So, kinantinyos lang namin yung... Anong kotse po, if you don't mind me asking? Sedan. Sedan. Vios? No. Mitsubishi? Suzuki? No. Hindi. Hindi Mitsubishi? Hindi. Hindi Toyota? Hindi. Hindi Suzuki? Hindi. Walo. Honda. Hindi. Lamborghini, oh. Hindi. Lamborghini po? Hindi po. Huayra. Bugatti Huayra. Ano? Civic, hindi rin? Ha? Hindi. Ano kaya yun? Alam ko na, Ford! Hindi. Hindi rin? Hindi. Sedan, atin nabanggit ko niya talaga ng sedan. Hyundai! Hindi. Hyundai Civic! Magkaiba yun. Parang tanga na naman ako doon. Sedan? Accent? Hindi. Hindi Honda, hindi Hyundai, hindi Suzuki, hindi Mitsubishi, hindi Toyota. Ano? Nissan. Anak ng pusa, nagkamali ako. Oh my God, I'm so sorry, Nissan. Nalampasan ko kayo, sorry. Hindi pa kasi ako nagkaka-Nissan buong buhay ko. Naikot ko na lahat ng kotse, Nissan na lang yata, hindi. Sige. Oh, ate, lakasan mo lang, ha? Yes. Oh, okay. Tuloy. So, ayun, nag-grab siya. At least siya yung nag-drive. Mm. So, kumuha kami ng yaya para kay baby kasi I'm also working. Oo. So, hindi tumatagal yung katulong. Actually, lang kami, renting lang din kami. So, hindi tumatagal until sabi ko kumuha ng driver. Hindi may kumuha ng driver. Pero later on, siya pa rin yung nag-drive. So, mas gusto niyang siya yung mag-drive kasi sayang daw yung kita. Totoo naman! Oo. Yun lang kasi wala namang nai-remit sa akin. Pero nababayaran naman ng kotse yung pa-monthly. Nababayaran pero yung pambayad niya is coming from utang din. Kasi I let him handle yung boundary kasi ayaw niyang mag-remit. Ang usapan namin is 900 a day. So, wala siyang nire-remit. Hanggang bayaran na, tapos... Mali yun. Opo. Konting issue lang yun para dito sa itinawag ko. So, ang nangyari, inuwi namin yung things walang mag-aalala. Ate, pwede bang lakasan mo ng kaunti? Hello? Ayan, sige. Okay. So, since walang nag-aalaga sa baby ko, inuwi ko sa family ko. So, hindi ko kasama. Saan yung nanay mo? Bulacan. Yes. Tapos?
Tapos, ayun, so, parang naging ganun lang yung routine, magkakaroon ng diver, babalik, okay na yun. So, ngayon, yung mga major, actually, happily married naman kami at first, so, masayang family, lumalabas, ganyan. So, walang nagkukulang din financially kasi naipoprovide ko naman lahat ng needs ng baby ko. Same na rin yung sa amin as husband and wife. So, ngayon, major fight, first, may nakapin siya na ex-girlfriend niya. Ilan so, anak niya doon, ma'am? So, wala. Actually, may first born na siya. Ano po? Sorry, nawawala-wala po kayo signal. Hello? Yan, apo. Okay. Actually, may first boy na siya din sa ex-girlfriend niya. Meron siyang anak na lalaki? Oo. Sa ex niya? Nine years old na siya, so separated. Hindi sila kasal. Okay. So, ayun, yung sinutukoy kong nakasin niya. So, medyo, hindi yung mother ng son niya, ibang girl. So, very right lang naman, pero syempre, para sa akin, may mali siya. So, hindi ko na-expect na ganun yung mangyayari. So, pinag-awayan namin, pero nalagpasan naman. And then, since na siya yung nag-drive ng car, minsan, hanapin ko yung pala nasa inuman, malalaman ko sa inuman. So, yun yung mga simpleng bagay na pwedeng ikagalit ko or kinagalit ko na before dahil hindi nang papaalam, pumabarkada na. So, naging malaya siya. Kung saan niya gustong pumunta, may car siya. So, ngayon, pinalik namin yung baby namin kasi gusto ko kasama ko siya, nandiyan naman siya. So, ngayon, one day, Saturday, rest day ko. So, okay. Mag-GPS kasi yung car. So, nung pag-ising ko, pag-check ko, naka-off for 4 hours na. Sabi ko, bakit ganun? Hindi, asan siya? Somewhere in Paranaque yung nakikita ko sa GPS. Puro Paranaque? Oo, somewhere in Paranaque. Tapos, tinawagan ko siya. Naghintay ako kasi normally umuwi na yun ng mga 7 a.m. kasi hindi ka ng breakfast. So wala, ginawa ko tinawagan ko. Anong oras, anong oras po yung dapat ano, yung paglabas-labas niya? Nag-overnight kasi siya eh. So ang uwi niya, kasi mas gusto niya bumabiyahin ng gabi. So ang uwi niya, morning na, 6 a.m. Okay. Ikaw ako pumasok, or kapag ganyan weekend, umaga na 6 a.m., 7 a.m. Okay. So nakonfirm ko na talagang naka-stop yung car for 4 hours. Sa Paranaque? Sa Paranaque. Nako, nako! Ay, nako talaga, so, So, ano, nanginginig na ako, alam ko na may mali. Kasi, oo, kasi sa marami pong mga pwedeng istapan sa Paranaque, alam mo naman yan, di ba? Alam ko yun, oo. Nako, dito sa may bandang Pasay-Pasay. Oo, marami ko dyan. Nako, nako! Yung pinsan ko, nag-stop din yan eh. Oh, 3 hours! So, ayun na nga, tinawagan ko siya. Wow. Sabi ko, nasan ka? Actually, minessage ko pa siya. Hindi siya nag-reply. So, tinawagan ko na siya. Sabi niya, nandito sa Paranaque. Sabi ko, anong ginagawa mo dyan? Saan sa Paranaque? So, sabi niya, nasa Soleri daw siya. Nag-casino. So, galit na galit ako. Sabi ko, may gana ka mag-casino? Wala tayong perang, hayop ka, gumanong ka. Hindi kasi ako ganun eh. Gusto ko sa personal. Ah, sabagay. Yung pinsan ko lang po yung ganun. O tapos? So, galit ako. Galit ako sa kanya. Sabi ko, umuwi ka na ngayon na. Ganyan. Kasi ang akin, ang alam ko, nagtrabaho ka. Tapos malalaman ko, nagkakasino ka, nagpapasarap ka, ganyan. So, okay, umuwi siya. Gising niya yung baby ko. Nung dumating siya, sabi ko, kasi may kasama kami din sa bahay. Sabi, relative niya. So sabi ko, akit ka sa taas, usap tayo. Naku. So, akit sa taas. Nakakatakot yan pag ginanyan ka ng misis, no? Akit ka doon. Tapos pagpanik na pagsunod, may dalasin turon. wala naman. Tapos, ha? So, ayun. So, ginawasan ko siya. Sabi ko, bakit ka nag-casino? So, ang sagot niya sa akin, eh baka sakali lang manalo kasi pambayad doon ng kotse. Umiiyak ako kasi galit ako sa kasino dahil marami na akong kilalang nalulong sa kasino. Totoo naman, totoo naman.
Kung hindi sobra pera mo, huwag ka magkasina. Ganun ka simple. Oo. Yung mga tao ang sobra ang pera, eh, sumasabit pa eh. Oh, tapos, oh. So yun, sabi ko sa kanya, in-explain ko sa kanya na yung pagkakasino, nakaka-addict yan, hindi yan healthy sa sarili mo, pati sa amin, ganyan. Mm. So, dinig siya sa amin naman. Tapos, parang tourist kasi kami hindi nakita kasi nga nagpumabiyahe siya. Okay. Pagtingin ko sa kanya, kasi nagpag-upit siya day before. Mm-hmm. Pagtingin ko sa kilay niya, diniyak yung nagpaahit sa gitna. Ah, pumorma ng konti. Pumorma ng konti. Oo, kumbaga na, bumadboy ang dating. Oo, ganoon. Eh, yung kilay niya, Papa Jackson, sobrang kapal, sobrang ganda. So, kitang-kita, kumbaga, pag biniyak mo yung kilay, sobrang ano. Yes. Parang pala yung kilay. Ako, may biyak din ako sa kilay eh. Pero sinuntok kasi to. Parang si Danilo Barrios yung kilay niya. Oo, ganoon, no? Oo. So, di, lalo kong nag-breakdown. Sabi ko, ano ba, ito mo, sabi ko, masino bang tao yung magkaganyan? Sabi ko, ano kay, nag-o-opisina ka. Hindi ka naman tambay para mag-ahit ng kilay mo ng ganyan. Ano ka ba, nagpapapogi? Sino bang ganipapapogi? Ano? Sabi ko, mga, ano lang yan, bote pa, kalpoys lang yung nagkaganyan. Sabi ko, hindi ka naman ganun, ha? So, dahil sa, ano lang, itib ko, galit talaga. Kumbaga, parang nagbubuhay binata ka, may mga bayarin tayo tama. Dito. May anak ka, may asawa tama. Ka, may anak ka, may mga juice tayo, ikaw, nagbubuhay binata ka. Aliga! Papatubuhin kayang kilay mo! tapos? Tama. So, since napagod siya, puyat siya. So, sabi ko, lalayas, uwi kami ng baby ko, ihatid kami sa Bulacan. So, nag-empake ako, ginising ko siya, nagpahatid ako sa Bulacan. Saan sa Bulacan, ma'am? So may ano, sa New Cedar Monte. Ah, di pa ba nipasok mo nun? Weekend yun, rest day ko. So wala kang balak magtagal naman doon? Hihinga lang? Ano po? Wala kang balak magtagal noon doon? Rapid lang yung lady ko. Kumbaga parang hihinga ka lang din. Okay, tapos? So, nagkakatid ako sa kanya kasi hindi ko naman kaya mag-commute kasama yung dala yung mga bag. Oh, tsaka may kotse naman kayo. Bakit mag-commute ka? Iyan nga. Kaya nga ginising ko siya magpahatid. So, gumising siya, wala siya nagawa. So, kaya tingin sa bahay, na-surprise yung parents ko, yung family ko na, bakit sigla kayo sa balutan? Sabi ko, iwan ko na si Ira kasi nga, na-stress ako dito. So, ang ginawa ko, after, sinasabi ko sa parents ko na hiwalayan ko na nga. Pero ayaw nila maniwala kasi nga parang wala naman sila nakikitang mali. Kasi nga mukha naman kaming okay. So, pero sakit na mabaya yan eh. Yung ano, yung kumbaga pagtakpan si mister. Oo. Yung una, ginaganan ko siya. Pinagtatakpan ko. Tapos, ang decision ko that time is lumayas kasi nga galit ako, ayoko ng ganun. Marami na akong pinanggalingan. And then, ginawa ko, lumayas ako, kumuha ng mga damit ko, nakikitulog ako. Paano ka mag-rent ng own tapos nang wala pa akong mahanap? Kumbaga, ayaw mo na talaga? Nung time na yon siguro gusto ko magpahinga kasi nga nahihirapan na yung dibdib ko. So, ayun, nakikitulog ako din sa co-work ko. So, I think for 3 days until makakuha ako ng bahay. Malapit lang sa office, walking distance. So, okay, nananuyo siya, ganyan. Pero sabi ko, ayoko. Papalamig ako, separate ako ng bahay. So, hanggang sa nag-empake ako, lahat ng mga gamit ko doon, foam, unan, lahat ng mga damit ko. Kinuha ko, pinitigilan niya ako. Kasi lang, decided talaga ako na umalis muna. So, wala siyang nagawa. Ngayon, nagsumuyo naman siya. Two weeks kaming hindi nagkikita. Umuwi siya ng Bulacan. Minsan sinusundo niya ako sa office. Eh ako naman, para hindi mahirapan. Siyempre, from Cavite to Bulacan. Tapos Friday night ka uuwi. So, ang hassle. So, second week, sabi niya, sunduin na nga daw niya ako. Sabay na kami umuwi ng Bulacan. So, ganun. So, okay, hanggang sa nagkasundo kami. Pero ang ano ko sa kanya, ang consequence ko, alisan niya yung grupo niya sa grad. Kasi yun yung nanghikayat sa kanya. Hindi ko alam kung nanghikayat. Doon siya natuto na magkasino. Doon siya natuto na... Hindi, baka hindi naman yung... Kumbaga yung... May mga grupo lang siya. Hindi naman siguro yung...
legit na group chat nila, ano? May, siguro meron silang grupo na on their own. Group? Oo. Meron. Yun yung, ano, yung group ng Grab nila. Mm. May group chat sila, gano'n. Mm. So, nababasa ko kayo kasi yung sa messenger nila. So, kasi ang mindset ko, yung napapanggitin na kasi sa akin before yun na inaaya daw siya magpalamig. Yung palamig means yung salir, eh. Ako naman, never ko in-expect na talagang mag-decide siya. Mm. So, ayun, sabi ko, yung mga kagrupo mo, bad influence yan. Sabi ko, layuan mo na yan. So, ang ginawa niya, nag-remove siya sa group, lahat ng group ng Grab. So, okay, nagkabati kami. So, nag-ano na kami, nagsarili na kaming apartment, hindi na doon sila. Natin niya, yung baby ko nasa Bulacan. So, okay naman kami. Okay, okay, ganyan. Mm-hmm. Until this last week, almost two weeks na halos hindi makita kasi sagarang siya bumiyahe. Kasi ang out ko 6:30 p.m. So, would you say sagarang siya bumiyahe? Ibig sabihin bumabawi naman. Paano, bumabawi siya sa akin? Oo. Kasi, hindi na nga kami nakikita eh. Dahil kaya nga, kasi ang interpretation ko sa sagarang bumiyahe, ang dating sa akin, kumakayot siya na sobra. Para pambayad ng kotse. Kasi okay. Wala siyang pambayad ng kotse. Kumbaga, sa aspeto yun, bumabawi naman siya. Hindi. What do you mean ganun hindi? Hindi kasi po, ganun, babayay siya. Kanyari, alis siya ng 3 p.m. Ang uwi niya noon, 1 p.m. Or as in 24 hours. Tapos konting tulog lang. Hindi, ang sinasabi ko ate is that yung pagbiyahe niya sa Garan, ang interpretation ko dito is that may, kumbaga, he is trying to be responsible dun sa bayarin. Okay, oo, tama. Kasi naghahabol siya ng pambayad. Kasi yung mga nakaraan, medyo sumabit siya, parang ganun. Hindi siya Actually, siya. Every month naman, laging ganun. So, yun nga, katulad yung sabi ko noon na... Kung discarte naman niya yun, di wala tayong magawa. Kung ang balak niya, hatawin before the deadline of payment. Okay, oo. Okay lang naman yun. Kasi lang, yun nga, for the past 2 weeks, yun nga, halos hindi na kami magkita, halos hindi na kami mag-usap. Kasi nga, yun na siya. Eh, ang katwiran ko naman, meron naman kasi siyang option na pwede siyang bumiyahe na after ko umuwi. Let's say, 7 p.m. or 8 p.m., makakain man lang kami together, makapagkwentuhan man lang or what, and then umalis siya kahit hanggang umaga na naman. Basta, yun lang yung sa point ko lang, kasi parang for the past 2 weeks niya, parang wala akong naging asawa dahil nga, ganun na yung naging routine niya. Okay. Tapos, so parang nagkaroon kami ng mga misunderstanding na, hindi na kami, parang ano na lang, hi-hi na lang, wala na masyadong pag-uusap. So, until, ano kasi na-accept ko yung messenger niya eh. Namo-monitor ko siya. Okay. Pero hindi niya alam. So, until this day na, last week na, na-confirm ko, nasa work ako, na-confirm ko na nag-casino na naman siya. Mm. So, ayun. So, kinikim-kim ko lang kasi nasa work ako. And then, ayun nga, base sa mga nabasa ko sa messenger, at first, talo na 13,000 pero nakabawi. Naging 29,000, tapos nanalo na ng 19,000 kasi nabawian na siya. So, 19,000 panalo. So, ano na, kung marami na akong pinanghuhugutan. Ginawa ko, hindi pa rin kami nag-uusap, pero nandiyan lang siya sa malapit dito sa apartment, dun sa kabilang, ano niya, kabilang relative niya. Ibig sabihin natin, hindi pa rin kami kasama sa isang bahay. Magkasama kami, kasi hindi siya umuwi. Hmm. Umuwi siya sa relative niya. Ang gulo ng relasyon nyo, no? Ewan ko sa kanya. Okay. Kasi ang uwi niya lang dito, uuwi lang siya, matutulog. Tapos maliligo, babiyahin na ulit. Ganun. Tapos bibigyan niya lang sa akin ng susi, alis na siya, bye, ganyan. Ganun po yung naging routine nung sumasagad na siya ng biyahe. Kasi nung hindi pa naman pa-due yung car, ganun yung ang routine namin. Kakain kami ng dinner, lalabas kami, bibili kami ng pagkain, kakain kami. So, ibig sabihin natin, pag malayo pa yung deadline ng bayarin, medyo chill-chill okay, lang siya. Apo. Pero pag malapit yung deadline ng bayarin, medyo hataw siya.
Okay. I sa akin ate ha, I mean, third party looking in sa sitwasyon ninyo, walang masama dun eh. Mm-mm. I don't see anything wrong. Kasi kung humahataw naman siya para habulin yung, at yun ang diskarte niya, hindi mo kasi pwedeng ituro ang diskarte ate. Opo. Kung yan ang diskarte niya, kahit anong gawin mo, wala kang magagawa dyan. Ang tanging ano dito, ang tanging pangit na parte dito ay yung paghasugal niya, which you do not approve of. Actually, Papa Jack, hindi naman... Sino ako? Sino? Teka ka. Ay, Papa Jackson. Yeah. Sorry. Okay. Papa Jackson, hindi naman yan yung talagang issue pa. So, yung pinaka-worst... Wala pa tayo sa issue? Yun lang yung mga factors, pero okay. Meron kasi naging worst pa. So, this thing last week, since na marami na akong nararamdaman na sama ng loob, ganyan. So, even nung May 1, walang work, diba? So, hindi rin siya napunta dito sa bahay. Tinawagan ko siya, naghintay ako until 12 noon. Kasi uwi na siya, umaga na eh. Nasaan daw siya? Hindi ko po alam kasi wala rin text. Hanggang sa naghintay ako ng 12 noon, wala pa rin. Sinat ko na siya, wala pa rin. Ginawa ko, tinawagan ko. Nung sumagot siya, nandun siya sa kabilang bahay, dun sa relative niya, natutulog. So, nagalit ako, bakit andito ako, alam mo andito ako, alam mo holiday, so, ba't hindi ka dito umuwi, ganyan. So, nagalit na naman. So, before holiday ba, ate, sinabihan mo siya, walang pasok ha? Ano din naman po yung Papa John? No. That's what you assume. Huwag tayo, kung, ate, yan ang ina-assume mo, tama? Let's just be factual here. That's what you assume na alam niya, tama? Yes po. Pero hindi mo alam kung alam niya. Because he doesn't go to work. You cannot assume that part. Okay. All right? Ang akin lang ate, kasi alam mo, I don't know if you will agree with me here. Marami ng relasyon na nasira kasi nagkapakiramdaman sila. At yan nangyari sa inyo. Tama. Nag-aantayan kayo. And look at you now. May one boy, walang pasok. Alam naman niya nandito ako. Ang alam mo, alam niya. Mm-mm. But you are not sure kung alam talaga niya. Yes, I understand. So, ganito ate. Someone from the two of you will have to take the lead. And no one is taking the lead. Parehas kayo, nagpapakiramdaman kayo. Right? Mm-hmm. Naantay mo siya makaramdam sa mga pagkukulang niya para i-address niya yung mga sama ng loob mo, which ang dami-dami na nga, naiipon na. Baka nga wala pa siyang idea ate na ganyan nakasama ang loob mo sa kanya. Baka nga wala pa siyang idea, maybe he doesn't have a good idea ate, na ganyan ganun nakalalim ang sugat na ginawa niya sa iyo. That you have been being emotionally hurt every time he's been doing what he's been doing. Baka mamaya ang tingin niya para sa sarili niya ate, he's just really working hard. 'Di ba? To attend to the obligations expected of him. For example, ang obligasyon niya, bayaran yung kotse. Kasi ate, yung, ganito, ano? Ito kasi yung pangit ugal na yung mga lalaki. Ano? Amin na ako, damay kami, ha? Likas kami manhid. And a lot of men will say, Papa Jackson, tumigil ka mo, sisiraan yung mga lalaki, totoo po. Ang mga lalaki, likas kami manhid. Now, what do I mean when manhid? Manhid kami to a certain point na we need to be told. I am not lawyering him. Hindi ko siya din lawyer, I'm not defending him, ha? But men, maybe your husband included, we need to be told. Hindi kami kasama sa mga yung wala ka bang pakiramdam? No, wala kaming ganon. Kailangan mo sabihin sa amin. Uh-uh. You need to ask us, you need to tell us. We need to be told. We need to be asked. Baka mamaya ganon. Okay. Baka mamaya inaasahan mo lang na... hindi pa ba? Sorry, okay, sorry. Maka one point na ako. One point eh. Nabanggit ko lang din yung May 1. So, dumaan yung May 2 na nalaman ko ang nag-casino siya. And then, so yun nga, since marami na akong nararamdaman na sama ng loob, pag uwi ko ng work, na sa isip ko nang mag-inom para makatulog din ng maaga. Mag-isa ka lang? Opo, ako lang mag-isa. Hindi ko na po siya in-expect kasi alam ko bumabiyahe na sa bahay? Actually, coding pa siya noon. So, nandun lang siya sa kabilang bahay. Kahit alam niya na nandun ka, hindi siya umuwi sa'yo. Hindi siya nagte-text, hindi siya nagko-call nung naka-uwi na ako. So, yun, bumili ako ng Red Horse na isang mucho, tapos bote, minum ako. Ngayon, pagdating ko sa bahay, nilag-in ko yung messenger niya.
So, sobrang ako na-surprise yung sa nabasa ko. Yes, ganun. Okay, okay. Ano nabasa mo? Wala so, ako. Nabasa ko, nang kinukulik niya yung tropa niya na pinitin yung isang babae na makipag-inuman sa kanila. Okay. Pinipinipinit. Grabe yung pagpipilit niya na, uy, ano na, ganyan. Ano ba lang naman sabi? Sunduin ko na kayo. Ganito, ganyan, ganyan. Ganyan yung mga nabasa ko. Para siya may dinidiscard yan siya. Yes. And then, ito yung tropa niya. So, may nirefer sa kanya. So, pinipilit na nga na mapa-oo na masundo at mag-inuman sila. Tapos, message nung tropa niya lalaki, teka, pinag-iisipan pa yata ako magpapawasak sa'yo. Tapos ang reply ng husband ko, wawasakin ko talaga yan ngayon. So, doon na ako nag-breakdown. Gumuho na yung, lalo na kung gumuho yung, ano ko, yung mundo ko. Iyak ako ng iyak. Wala mag-isa dito. Parang hindi na ako makain kasi. Tapos nakainom ka pa, ang sarap mag-emote niya, hindi, no? Hindi, wala. Ah, Papa Jack, hindi pa ako nakakastar, guys. Papa Jackson, no? Ay, Papa Jackson, sorry. Papa Jackson, hindi pa ako nakakatakay. Hindi pa naiinom! Hindi ko pa naiinom. Nakusun ko lang, naayos ko lang yung baso. Inopen ko lang kagad yung messenger niya. Tapos ganun na yung gumungod sa akin. So after ko mabasa, iyak ako ng iyak. Tapos yung kumalma ko, tsaka ako uminom para para na maano yung ano. Pampaluwag na masikip. Buti ka pa, ang ginamit mong pampaluwag na masikip, Red Horse. Yung pisang, iba ginamit niya para lumuwag yung masikip eh. Pero ayaw ko nang sabihin, secret na lang namin ang pinsan niya. O tapos, Tapos, ayun, so, nabasa ko, pinapanood ko, ay, binanong ko pa rin, binabasa ko pa rin yung mga conversation nila. Sinuntahan niya na mismo yung tropa niya. So, wala na akong mababasang conversation. Okay. Ngayon, tinawagan ko siya. Sabi ko, punta ka dito sa apartment. Sabi ko, di, ano naman, ito na ako, sabi ko, saan ka? Andun pa daw sa kabilang bahay. Sabi ko, punta ka dito sa apartment. So, umuo naman siya. Wala namang pahindi. And then, okay, kasi paubos ko na yung Red Horse, Papa Jack eh. Papa Jackson, ho? Ah, Papa Jackson. Ano ba yan? So, siya, sabi ko, bili ka ng mocho, bili ka ng chup ice. Sabi niya, magwawasakan tayo ngayon. Ano, sabi niya, anong problema? Wawasakin natin ang bawat isa! Para kung hindi sino-sino gusto mo sa akin. O tapos sabi ko, wala naman. Sabi ko, inom lang para makatulog ako agad. Sabi ko, So, yun. So, nung tinanong ko saan ka na, sabi niya, on the way na. O, so, alam ko, ano na siya, nandiyan na, malapit na. So, parang galit ako eh. Ginawa ko, parang nandilim yung paningin ko. Lahat ng mga damit niya na nandito, pinagsasaksak ko, pinagpupunit ko. So, let me just ask. First time mo gawin yan? First time ko maging ganun. Alright. First time maging that violent? Yes, Papa okay. Jackson. Alright, okay. Sige. So, ayun, pinagpupunit ko. Tapos, hanggang, basta lahat, wala akong tinira. Even yung shoes niya, na pang office, mga long sleeve, pants, wala akong tinira. So, inayos ko siya dun sa gilid. So, in short, dumating na siya. Nagulat siya, nagiinom ako. Sabi niya, ano problema mo? Ganyan. Sabi ko wala, parang makatulog ako. Ganyan. Sabi niya, babae sana ako eh. Kasi, wala pa ang pambayad ng sasakyan. Sabi ko, wala ka pang pambayad ng sasakyan? Sabi niya, kulang pa. Sabi niya, sigurado ka. Kasi nga alam kong nanalo siya sa kasino. Sigurado ka, wala kang pambayad. Pinapromise siya. Sabi niya, meron na. Kaso syempre, para may sarili akong pera, babiyahe pa ako. Sabi ko, wala ka bang ginagawang kalokohan? Saan kumuha ng pera? Ganyan. Sabi niya, bumabiyahe nga daw siya, kaya nga daw sagalan. Sabi ko, hindi ka nagsugal? So nagagalit siya. Bakit ko pa daw siya pinapunta? Kung gaganunin ko lang siya. Dapat sila bang hindi? Ang sagot ko, tundi lang! Hindi. Kalma pa ako nun, Papa Jackson. Siyempre, tapos mo nang wasakin yung mga damit, medyo humalma ka. At noong time na yan, wala pa siyang alam na winasak mo yung mga damit niya. Wala pa siyang alam. Ganun. Exhorting? Ganun ka pa siya kausap. So, until umamin siya, sabi ko, hindi ka nagsugal, ganyan. Sabi niya, hanggang umamin na nga siya na oo. Sabi ko,
Di ba, sabi ko, naalala mo kung anong dahilan, kung bakit ako nang layas dati, kung bakit kami umalis ng Ira. Sabi ko, di ba nagkasino ka? So, bakit mo ulit-inulit? Sabi ko sa kanya. Ngayon, nagbakasakali lang ako. Ibang so, manalo kang bayad. Umamin na. Umamin na po siya. Okay. po siya na nagkasino. Sabi niya, nagbabakasakali, na manalo, pambayad ng kotse. Sabi ko, sinabi ko na sa'yo yan last time. Sabi ko, ayun na yun, mag-isay tayong po sa attic mo yan. Sabi ko sa kanya. Pero ngayon, ganyan, baka sakali ka next month, pambayad ng kotse, baka sakali ka na naman. Sabi ko, ano, nanalo ka pa? Kunyari, hindi ko alam. Sabi niya, konti. Kasi naman siya nanalo kayo, paano kung talo ka? Kung yung imbis na pambayad na ng kotse is natalo pa, edi lalo ka mababaon sa utang. Sabi sa kanya. Sabi niya, tama na, ganyan. Kasi irritable siya na iniimbestigahan ko na naman siya, para siyang nasa, ano na naman eh, electric chair. So, okay, enough. Kasi hindi naman yun yung issue ko. Ngayon, pero nang polisya. Sabi ko, wala ka na ba ibang ginagawang kalokohan? Tapos? Sabi niya, ano na naman ba yun? Ganyan. Sabi ko, wala ka ba gustuhan sa akin, ha? Oo, parang ganun na yung gustuhan sa akin. Sabi ko, mami niya na, sabi ko, may alam akong mga kagaguhan. Sabi niya, ano ba yun? Ganyan. Siya pa yung galit. Hindi na ako nakapag-ano kasi ayaw umamin eh. Sabi ko, sino sila nito? Sabi niya, sino, hindi ko kalala yun. Sinampal ko siya. Tumayaw siya. Sabi niya, nagmumura na ako, Papa Jack. Hindi ako ganun. Minumura ko siya. Papa Jackson po. Papa Jackson. Minumura ko na siya na ganito, ganyan. Sabi niya, ba't daw ako nananakit? Sabi ko, sino bang matutuwa sa ginawa mo? Ganyan. Tipin mo, mahihipag-inuman, tapos titira ka ng babae, ano ka pala eh, ganyan. Ha? Kasi dahil dumabae yan, ha? Napakamanyak mo! Kahit poste, magpinaldahan, gusto mo ako sa akin! Oo, ganyan. Dinayalog mo yun? Hindi naman. Okay, kasi ganun yung mga pinsan ko babae eh. Tapos, may tatakwil na, tapos, oo. Sabi ko, umupo ka dito. Sabi ko, mag-usap tayo. Sabi niya, hindi ako upo. Sabi niya, huwag ka manakit. Sabi ko, hindi, mag-usap tayo. So, in short, maupo siya. Sabi ko sa kanya, simula ngayon ha. Sabi ko, hiwalay na tayo. Sabi sa kanya. Kinuha ko yung cellphone niya. Kasi tatawagan ko yung tropa niya na nagbibigay sa kanya ng babae. Hindi sumasagot. So, nawala na naman ako yung sarili. Sinagis ko yung cellphone niya. Saan mo inagis? Pader. Oh, nawasak ba? So, makapal kasi yung casing niya eh. So, natanggal lang yung casing. Oh. So, hindi ako nakontento, kinuha ko ulit. Tapos? Sinibag ko ulit. Oh. Natanggal yung battery. Oh. So, hindi pa rin ako kontento. Anong ginagawa niya bang ginagawa mo to? Wala. Siyempre, gusto niyang mawasak yan para wala kang mabasa. Ano ka ba? Ay, access pa nga yung messenger niya. Iwa, pero anyways, oh. So, nabanggit ko lang, oh. Hanggang sa makita ko na broken na yung LCD niya, na nag-stop ako. Tapos, hindi pa rin ako nakontento. Ayun na, pinagsasampal ko na siya, pinagsasampo ko na siya. Oh. Umiiyak na ako na parang, sabi ko, ang kapal-kapal na mukha niya. Anong ginagawa niya habang ginagawa mo to? Wala, hindi siya lumalaban. So, tapos, ano nangyari sa mutsong binili? Anong nangyari sa mutsong binili niya? Wala naman. Wala, di lumamig na. Di ba? Oo. Malamig na sa bangkay. Tapos, ayun, yung sobrang violent ko, niyayakap niya ako para mapigilan, ganyan. Pero, syempre, iba yung... Noong time na to, alam na ba niya, lahat ng damit niya ay nakatope, pero wasak lahat? Actually, sinabi ko pala sa kanya, nung time na sinampal ko siya at tumayo siya, sabi ko sa kanya, nakikita mo yung mga damit mo? Lahat yan, wasak yan! Oo, sabi ko sa kanya. Sabi ko, tingnan mo isa-isa. O, tingnan naman niya isa-isa. Nakita wasak yan! Kasi wawasakin mo yung babae! Winasak ko lahat ang damit mo! Oo, gano'n. So, ayun, sabi ko, edi sabi niya, wala siyang reaction, ganun lang. Sabi niya, sinira mo? Sabi ko, oo, lahat yan. Sabi ko, lahat. O, sayang yung Nike! Sale pa naman yan sa S-Lex. Oo, yung mga ibang branded na damit niya, wala akong pakialam. Galit ka eh. Opo. So, ayun na nga, hanggang sa talagang pinalayas ko na siya. Mali siya. So, okay, mali siya. Tapos, ayun. Ngayon, so, syempre, wala na kaming communication. Ano yun, nangyari yun.
So ano nangyari? Naghiwalay kayo mismo araw na yan? Opo, kasi sinabi ko rin naman sa kanya eh, na simula ngayong araw na to, sabi ko hiwalay na tayo, sabi kong ganun sa kanya. Tapos dumaan ng Friday, so okay, walang communication. Kailan nangyari to? Last week lang po. Ah, last week lang? Okay, o tapos? Last week, Thursday. So okay, dumaan yung Friday. Ngayon, Friday, umuwi ako ng Bulacan para sa may afterwards, umuwi ang Bulacan para makasang Philippines. Okay. So, tinext ko, since nga wala siyang phone, ang gusto ko kasi gawin that time, Papa Jackson, pumunta siya sa bahay, dala yung kotse, at uputasin ko yung mga gulong. Kasi, ano ko eh, ang ano ko, yun yung punot dulo, yung sasakyan. Dahil sasakyan, hindi, walang kinalaman sasakyan doon, si Raulo na lang siya. Ate, kaya gusto kung balak niya gumawa ng katarantaduan, kahit sabar rin pa yung dala niya, diba? Oh. Parang hindi niya kasi pakinabangan. Pero I don't think it's actually good. Anyways, anong tatanong mo? Pinigilan naman ako. Ayun po, ngayon kasi, sinabi ko sa family ko, pumunta siya sa bahay, sinabi ko sa family ko na sa parents ko na hiwalay na kami. Sabi ko, so okay, pwede niyang bisitahin si baby. Pero hindi niya pwedeng ilabas, hindi siya matutulog dito or what. Nag-end na kami, sabi ko, bigyan mo ko ng, kasi hindi siya nagbibigay sa akin ng any centavo eh. Sabi ko, kailangan ko ng, sabi ko 2,000 every 2 weeks, pambayad dun sa nag-aalaga sa baby ko, tsaka pambili ng gatan. Okay, So sabi niya, saan mo kukuha ang pera? Sabi ko, may pangsugal ka nga, tapos wala kang hindi mo na problema yun, ate. Pag ang sagot mo sa kanya, wala akong pakialam sa makukunin yan. So okay, in short, nag-usap kami. Tapos pinauwi ko na siya. Sabi ko, hindi ka pwede matulog dito. Pero ko, umalis ka na. So ngayon... O hindi magdamag kang umiyak noon? Hindi po. Ano po yan? Dapat umiyak ka para may drama. Kasi pampajakan nung Thursday night na nangyari yun. Kasi for the past few weeks, few days, hindi nga ako nakakatulog dahil nga sa mga iniisip ko. So that night, since na na-release ko yung anger ko, yung mga sama ng loob ko, tapos nakainom pa ako. So ang peaceful ng tulog ko actually. Parang you surprised yourself na parang, oh my God, finally na, kumbaga, I was able to execute what, di ba, yung anger ko, parang ganun. Sobrang naano rin ako na talaga hindi ako nagising ng 12, hindi ako nagising ng 1, ganyan, para isipin yung mga bagay-bagay. So yun. Ngayon po, wala na kami. So, wala na nga ba talaga kayo? Opo, di na kami, wala kami communication. Nakablock ako sa Facebook niya. Hindi kasi, ate ko, last week lang naman to eh. Kasi Papa Jackson. Sige, tuloy mo yan. Akin, Papa Jackson, ang sa akin po kasi, hindi ko matanggap na kaya niyang gumalaw ng ibang babae. Sabi ko nga po sa kanya, okay lang yan kung mag-jowa-jowa tayo. Kahit makipag-ano ka sa iba. Wala, okay lang, jowa lang tayo. Pwede lang palitan. Kung malaman ko man, or what, di ako mag-ahabol. Kasi naman mag-asawa tayo, dapat faithful ka. Sabi ko, sino ba yung babae na yun? Alam mo ba yun? Hindi niya kailangan. Sabi ko, paano kung may sakit yun sa ano? Wait. Let me just cut you off sa part na yun. Huwag mo na sabihin na, okay lang sa akin kung magjawa-jawa, tigilan mo ko. Kahit magjawa ka, hindi okay sa iyo. pwede bang may karelasyon ka? Hindi. I mean, cheating is cheating regardless if it's within the marriage or not. It's cheating, di ba? When you're committed to someone, cheating is cheating, di ba? The degree of pain that's gonna cost you, ate, pareho lang. Anyways, ate, what is the question? Okay, wala palang tanong. Sige. Hindi. Papa Jackson, ano? Kung kasi kayo, lalaki. Sige, lalaki ako. Bakit ba? Bakit ba may mga ganong bagay? Kasi gusto kong maintindihan. Kasi ako, as a wife, as a mother, parang hindi ako nagsisalspiti. Pero feeling ko naman wala akong naging pagkukulang dahil ako naman. Let me stop you there. No, again, let's ask the right question. No? We cannot go ahead and talk about this and talk about this in general, ate. We have to talk about your problem as your problem. That's the problem tonight.
No, wag nga sabihin na yung wag natin i-generalize, ano? Kasi kung okay. ang magiging tanong mo sa akin, ba't ba gano'ng yung mga lalaki? I cannot answer for all the men, ate, with a question coming from one woman, ate, and and I'll go ahead and try to assume kung ano magiging sagot ng lahat. We can only talk about the problem you have, di ba, at hand. So, dun tayo sa problema mo. Okay. Kasi po, syempre, kahit papano, or still asawa ko siya. Kaso lang kasi hindi ko nga matanggap na kaya niyang gumalaw ng ibang babae. Kaso, ayun, pride kasi natatapakan sa akin. So, kung ako yung tatanungin, gusto ko talaga ng makipaghiwalay sa kanya. Okay, wait. Gusto mo na makipaghiwalay. Akala ko ba hiwalay na kayo? Ano ba talaga? Ibig bang sabihin ito mamaya, ano, Ira, kapag ito kumatok sa pinto niya at nagsabing, patawarin mo na, Ira, hindi na ako ulit pa, pakis. Papatawarin mo ba? Hindi po. Okay, ano ba talaga gusto na? Kasi, you know, naiintindihan kita, no? It just happened dati last week lang, no? Pag sinabi mo sa akin yung gabi na ayoko na talaga, hindi na naman maniniwala sa'yo. Eh. Mm-hmm. I think tonight you are just so hurt that you don't know what you want. And you just want to rest. Ano? Hindi po, Papa Jackson. Actually, okay po ako. Hindi po problema na wala na akong asawa. Para lang, ang ano ko lang kasi, yung pagkakaroon ng failed marriage, tsaka... Naawa ko sa baby ko. No. Ate, wait lang. Biglang gumulo, usapan natin. Okay. Ano ba talaga yung problema? Ayun, yun nga po. Na, kasi diba, nakipaghiwalay na ako. Kung ako yung tatanungin... Bakit? Meron bang ibang pwedeng tanungin? Kung tatanungin kayo sarili ko. Sige. Yung decision ko, ayoko na. Sige ate. Kung tatanungin mo ang sarili mo... Sa desisyon, ayaw mo na. Tanong natin, hoy, sarili mo. Ayaw mo na ba talaga? Para masagot mo ako ngayon. Apo. Okay, at least nasagot. Ibig sabihin, even if knocks, ate, sa pintuan mo mamaya, bukas makalawa sa isang linggo, sa isang buwan, at sinabi niya, patawarin mo na ako, I want to make everything right. I want to right what has been wrong. Gusto kong bumawi sa'yo, patawarin mo na ako, magbabago na ako. Will it still be no? No po. Sigurado ka? Masyado na po kasi maraming pagkakataon. Sigurado ka? Opo. Ibig sabihin, you are now willing to move forward in life ng ibang lalaki ng kasama mo? Ngayon po, syempre hindi. Ate, naiintindihan kita. Ano? Naiintindihan ka sa part na ngayon, hindi. But that does not answer the question. Okay. Kasi it has to be part of your ate, horizon. Kasi pag sinabi sa akin, ayoko na mamain love ulit, lulokohan tayo ngayon dito. Dumaan na rin yung, nagkaroon na rin ako ng self-reflection na darating yung time na merong isang tao na magbibigay sa akin ng mga bagay or ng pagmamahal na deserve ko. Ano na yun? Pumasok na po yun sa isip ko. So, alam ang self-reflection ko na ganun yan, na hindi ko deserve yung tao na to. Hindi siya yung tao, tatamang tao para sa akin. So, ako, parang inaano ko na lang, pagkakataon na lang, in time or in God's time, na kung talagang may darating, talagang kung yun yung para sa akin, deserving, makita ko yung happiness ko sa kanya. Okay. Now, okay lang yun. Next question. Kung talagang ayaw mo na, I think tonight kasi, kaya tinatanong kita ng ganito, Ira, I think tonight, it's just too premature, ano, na maniwala tayong ayaw mo na talaga. Uh-uh. Alright? It's just too premature. And I'm sure, ate, at some point, you believe me. Pag sinabi ko, too premature. Kapag babukas, ate, makita mo siyang may pinost ibang babaeng picture at mga salubong mong may kaholdingan siyang iba. Wala ka nang magiging issue? Manib kasi ako, Papa Jack, ngayon eh. Sino ako? Papa Jackson. Oh, wait. That does not answer the question.
Naiintindihan ko, kasal kayo ate, you have all masasaktan the rights. Masasaktan ako. Nee, hindi mo siya aawayan, wala kang ipopost na kahit ano, wala kang itatag. Hindi, wala. Sure? Yung mga away namin ngayon, never ako nag-post anything. Okay. Kasi, ayun, bukod kasi sa siyempre, may mga boss akong friends, ayokong maging issue. Naintindihan kita ate. Ang pinapunto ko lang, is that tonight you're closing the doors. Ilang akin. Mm-mm. Kasi tonight, if we come into conclusion and decision na ayaw mo na talaga, and I believe you and you believe yourself, but in the coming days, pag humupa ang mga galit, diba? At lumuwag-luwag ang dibdib natin. Actually, at sana matapos ako, ano? Ang araw ko matapos yung sinasabi ko, ano? Diba? Tumingi siya ng tawad. Maybe he's come to his senses. At maybe humupa ang galit mo. At nagmakaawa siya. Ang tanong, is it going to be a resounding no talaga? Opo, Papa John. Because in our conversation, ate, hindi ganun ang nararamdaman ko. I think galit ka ngayong gabi. And you have all the rights. Actually, you have all the rights to be mad. You have all the rights to be angry. Because you were hurt and you were shattered into pieces. Emotionally, naintindihan kita. Papa Jackson, hindi, yung totoo po, hindi na po galit yung ano eh. Wala na pong galit sa akin. Kasi katulad po nung nasabi ko, na-release ko yung lahat ng mga sama ng loob ko, ng anger ko sa kanya. Okay. So that would entail na yung isang gabing paghuhurimentado mo, nakalimutan mo na siya. Kasi kung ganun ate, yung isang gabing nagwala ka and you're over him, ayoko maniwalang mahal mo to. Kasi dapat hindi ganun kadali to eh. I am listening to your story. Naintindihan kita ha. Apo. All right. If I'm going to summarize ate, yung kasalanan niya sa iyo ate, ang tanging kasalanan niya sa iyo, nagkasino siya. According to your story, ha? Apo. At alam niyang ayaw mo pero ginawa pa rin niya. Pangalawa, he was about to cheat with another girl. Wala nang ibang kasalanan 'tong lalaki. Wait, ate. According to your story. Hindi ko siya nilo-lawyer ate, ha? Hindi ko siya nilo-lawyer. But according to your story, yun ang kasalanan niya sa iyo. Iba kasalanan niya yung hindi kanya pinupuntahan. Those are things ate na sabihin na nating inassume mo na dapat ginagawa Papa, niya kasi alam niya. But it doesn't always work that way. Papa Jackson, kasi tuloy siya po kami married. So, magkasama kami sa isang bahay. So, from 2 years na yun, sobrang dami ko na po kasi ano ko na lang po kasi yun eh. Dito na, kaya ko lang po na binanggit na lang yung pagkakasino niya at saka yung pag-cheat niya. Kasi yun na lang, ito na yung pinaka-issue. Lakasan mo ate. Pero yung first year namin, second year namin, yes, we are happily married. Pero, you have to tell me, ano meron doon? Ano kinasama ng loob mo doon? Ano nagawa niya doon? Sa first and second. Oo, ano? Kasi kung sinasabi mo sa akin na naipon na po eh, hindi lang ito yung ginawa niya, yun lang binanggit ko sa'yo. Would you at least tell me ano yung mga hindi mo nabanggit? Na hindi, na hindi normal na nangyayari sa ibang couples and they're still together? Okay. So, ang nangyayari po, di ba siya yung nag-aalaga ng baby ko? Dumarating ako sa bahay ng 8 p.m. that time. Hindi po kami naka-separate ng apartment. So, there was a time na pagod na ako kasi, pagod sa work, pagod sa biyahe, parang hindi pa maganda yung pakiramdam ko. So that night, sabi ko sa kanya, kasi ang nangyayari, madaling araw, ako ang gumigising kay baby para magtimpla ng gatas, gumigising ang baby ko ng twice sa oras ng 12. Yun yung mga time na yun natin na maghapon siya nag-aalaga? Opo, nag-aalaga pa lang siya. Okay, ngayon pag umuwi ka at gumising ng alas 12, gusto mo siya pa rin bumangon? Yes or no? Don't be defensive. Yes or no? Hindi po, Papa Jack. For the time nung first year, Papa Jackson, for the time nung first year na gano'n yung naging situation, ako po talaga. And never kong humingi sa kanya na siya naman yung magbantay. So, dumating niya po yung time na masama yung pakiramdam ko at humiling po na siya muna kasi iba talaga yung pakiramdam ko. So, siya nag-alaga kay baby. Siyempre, ang baby,
kapag masama ang pakiramdam, iyak na iyak, hindi mo alam kung ano yung gusto. Oh. So, mamaya, kahit gusto ko nang tumayo, gusto kong makita kung paano siya mag-alaga. Kasi nga, ako po yung laging gising ng madaling araw. So, in short, tatayo siya. Titimbayan ang bebe, papatahanin niya. So, halos every 30 minutes, umiiyak yung baby, ganyan. Hanggang sa narinig ko na siyang sumisigaw, hinahayaan ko lang, pero gising ako. Kumbaga, tinitiis ko lang yung baby ko. Gusto ko lang makita kung paano ba siya mag-alaga. Kasi may sakit ang baby ko. Hanggang sa, hindi, siguro, antok na din siya. Sinuha niya yung baby ko. Tapos sabay, lunura niya ng, tang ina ka. Ay, sorry. Hi! Sorry, sorry. Naku, sorry po sa mga otoridad. Ano po, ang tawag po doon ay, no, is part of the moments. Sorry po. Baka maulit kasi in advance yung iba, moments. Sorry. Ah, minura niya yung bata. Minura niya yung baby. So, nanay ako eh. Binaba niya dun siya. Kasi nasa taas niya, binaba niya. Sinundang po siya. Hindi pa ako nakakatayo ng kama. Umiiyak na ako. Mm. Eh, pagbaba ako dun, inampas ko siya nung unan. Manabutang naman. Inampas ko siya nung unan. Sinukuha ko yung baby ko. Tapos pinagbubura ko siya. Nasabi ko, hayop ka, wala kang karapatan. Murahin yung ano kalalim. Hindi ko yung nagpapagano dyan. Hindi ko yung papagatas yan, dito yun gano'n. Basta nanay, masakit sa akin eh. Wait. Nainindihan kita, nag-alt ka kasi namura niya yung bata, ano? Minsan kasi may mga hindi ko, may mga ayaw ko siyang pagtanggulati ha. I'm just telling you, ate, no? Things like this will happen in a relationship. I'm not saying that, you know, cursing the child, yung baby ninyo, di ba? If your intention by telling us, yung kakasabi mo lang ngayon, is to make us believe, ate, that he is a lesser father than he is, ate, it's not enough for me to believe that. Dahil sa isang instances, ano? Isang instance, wala pa lang S, no? It's not enough for me to believe that. Naiintindihan ko yung part na yun, nagalit ka. Kaya lang alam mo, ate, it is not enough para sabihin natin na yun yung pinagdaanan nyo, tinutukoy mo, marami kami pinagdaanan, marami siyang ginawa. Ay, hindi ko lang matanggap na kasama yan. Unang-una sa lahat, ate, kaya mo palang bumangon eh. Pero kaya mo bumangon, ate, nung kailangan mo siyang awayin. Pero nung umiiyak yung bata, eh, kahiga ka. It doesn't make a... Come on, wag tayo mag-anohan dito, Ira. Kaya mo bumangon eh. Hindi, kung, sorry ate, pasensya ka na sa part na yan, mali ka dyan. Diba, what if ate, yung lalaki niyo, hindi niya minura? What if sinakal niya? Kaka-audition mo ng moment. Hindi nga. Kasi gising ka eh. What if sinakal niya yung baby? I'm not saying agawin niya. Sorry for ano, giving that example. Anong what will you tell yourself? Dapat 'di tulog-tulugan eh. Dapat bangon ako eh, parang hindi sinakal eh. Kasi gising ka eh. Actually, di ko lang yung right time, pero nagtutulog-tulogan ako nun, pero gising ako. Well, andun na tayo ate, ano? Naiintindihan kita sa sinasabi mo ngayon. Kaya na kasi tinatanong kita kasi kanina, ate, talaga bang ayaw mo na? Kasi according to your story, alright, ate, ang kasalanan niya sa'yo ay yung pagkakasino niya, tsaka yung, well, cheating yan, no? He was just about to cheat on you. Nagkataon lang, napigilan mo siya, ano? Oo. Yung part na sinasabi mo ate, yung bata minura niya ate, I'm not saying it's right. Of course mali yun. Diba? Hindi niya kita mali yun ate. Kaya lang ang sinasabi ko, kaya ko palang bumangon. Pero antay mo pang kailangan may maganong eksena. Hindi ko po kasi na-expect kapag Jackson na gagawin niya. Ha? Hindi ko po na-expect. Kasi ang alam ko lang po, ubuhatin niya, patutulugin niya po uli o i-generalin niya, ganyan. Nagulat lang po talaga ako na nagmura siya. Hindi ko po na-expect na kaya niyang gawin. Parang ako naman, sa side ko. No, so, sorry ate. Pasensya ka na. Okay, naiintindihan kita. Kung talagang ayaw mo na, so be it, ayaw mo na. Wala tayong magagawa, no? Alright? I think dun sa part, kasi ganito, kung ayaw mo na sa kanya because you got tired of his BS, ate, karapatan mo yan, kalayaan mo yan, free yourself. Uh-oh. After all, ang kasal ay hindi naman kulungan yan. Uh-oh. You can actually free yourself. Alright?
Okay? Naintindihan kita. Pero pag sasabihin mo kasi sa akin na marami po nangyari doon sa keme-keme ganyate, I don't think it's valid na doon mo kukunin. Alright? Ate, i-address ko lang yung mga ano ha, yung mga nagko-comment dito. Okay? Yung mga nagko-comment dito, nobody said, and I did not say, tamang minura niya yung bata. I didn't say that. Okay? Wala akong sinabing okay minura niya yung bata, ha? Huwag tayong bobo makinig, ha? And I will address you. Wala akong sinabi. Ang pinupunto ko dito, kaya niyang tumayo. Alright, ate? Kasi, sorry, ate, ha? It is a common knowledge to everyone. Sorry, mga pangga, no? When it comes to parenting, ate, the burden, yung burden kasi ng parenting, mostly nasa nanay yan pag infant ang anak. Uh-oh. Diba? I don't know because nature designed us to be this way, that you have the mammary gland at kami wala. I'm not saying na dapat abswelto kami sa pag-aalaga. I'm not saying na dapat kayo mastoka. It's just that you do the better job, ate. You give the better performance generally when it comes to taking care of a baby. Diba? Okay. Ang pinupunto ko dito, ate, sorry, ate, nakarinig na kasi ako ng mga nanay na kahit dumudugo sila, babangon sila pag umiyak yung bata. At hinahanap ko sa iyo yun. Para sabi, para ngayon, idepensa mo sa ating ngayon yun, ate. Wait, nangyari na yun, matagal lang tapos. Alright? Para, kumbaga, ang bakit dito, ate, kasi pag maghihiwalay kayo, at tuluyan kayo magtatapos, ate, at isasama mo sa kwento mo yan, ba't kayo naghiwalay ng asawa mo? Eh kasi ano eh, nag-casino eh. Okay, tama ka naman. Eh kasi lulukuhin niya ako, awasak ni mama bae, tama ka naman. Diba? Eh pag dinugtong mo yung kwento, eh kasi alam mo one time dati, nung baby pa yung anak namin, umiyak yung bata, di ako bumangon eh. Pinabayaan ko siya, minura niya yung bata. Tsaka ako bumangon. Kaya di mapupulaan ka pa. Eh gising ka pala si Raulo, kaya ba't ka bumangon? Ako, naka yung punto ko? Kasi ate, pag nilagyan mo kasi ng sobrang, naiintindihan ka, sobrang sama ng loob mo ngayong gabi, no? Sobrang sama ng loob. Hindi po masama loob. O sige, plastikan tayo, sige. Hindi. Ang sinasabi ko ate ngayon, pag nilagyan mo kasi ng patong-patong, ate, kasi i-qualify mo yung sama ng loob mo, wag mo lahat idugtong. Wag mo lahat kargahan. I-qualify mo. Doon ka lang sa, kasi ganito yan, if tonight ate, the only reason why you want to separate from him for good, ayaw mo na talaga, ay dahil pagod ka na. Period. Walang ibang dahilan. Ayaw ko na po sa kanya. I don't see myself growing old with him. Actually, very valid yan eh. To be honest. Hindi mo na kailangan pagdugtungan nung tulog, nagtulog-tulogan po ako eh. Ganyan. Huwag mo na idugtong yun natin. Tama po. In short, pagod na ako. Yan. Ayaw ka na. Ate, you know, gawin mong valid kasi pag nilagyan mo na sang katutak ate na Ricardo yung kwento mo, sino mahihirapan tanggapin kung ba't ka nag-iwalay? Actually, ano naman na yun, Papa Jackson? Nakaraan na yun. So, hindi, kahit kumaga nakalimutan ko na yun eh. Nagbabati naman kami, may naman. So, baga gano'n, normal naman po, diba, sa mag-asawa na yun. No? Bagay-bagay na yun. Yun nga lang, dahil nga po sa nangyari nga nung last week, kaya po yung akin ngayon, sa lahat ng mga napagdaanan ko, ngayon, pagod na ako. Yan! That's kaya valid! Sa lahat ng mga pagpapatawad ko, paghingi ng tawad, pero hindi siya, never siya nagtago. Still ng buhay niya, buhay binata, feeling rich, ganun. So, di ko alam kung ano yung pangarap niya sa buhay, kung saan patungo yung buhay niya. Kasi ang sinasabi ko... Yan ate yung valid na dahilan. I'm not saying na hindi nakakasama ng loob. Kasi ate, sorry, maliit na bagay kasi yun eh. Diba? A lot of people here sa nagko-comment sa live natin na parang sinasabi kong tama murahin nyo. But of course not. Diba? Of course not. Pero wag tayo maglukuhan dito. There were instances na ang mga magulang natin minura tayo. Tama ba ako? Diba? But they don't mean that. And I'm just giving benefit ate of the doubt dun sa lalaki. I'm not saying tama minura niyo yung bata. Of course it's wrong. Tanga ba ako para sabing tama yon? Pero alam natin, di ba, ang mga natin, di ba, may mga tatadaring kita ng pinong-pino, they don't say that because they mean it, only because they're frustrated and they're tired.
yun ang pinupunto natin. Nobody said it's okay na murahin ang baby. Of course, it will never be okay. Na? May mga tangang ano dito nagko-comment. Huwag kayo mga si Raul mag-comment, ha? Nobody said it's okay. Di ba? Bobo makinig. Gagawa niyo pa ako ng kwento, mga heart, mga... Pasensya naman, ako very, very sensitive ako pa when it comes to giving advice kasi I take it so seriously. So seriously. Ang pinupunto ko dito, ha, kaya kita sinasaway, ate, pag dinugtong mo yan sa dahilan, balang araw kasi matatanong ka, ate. One day, you are going... Hindi na po kasama yun. Eh, tinanong kita eh. Sabi mo kasi, ate, marami pang nagawa. And that's what you said. Opo, Papa Jackson, na-mention ko na lang po siya kasi kung iisa-isahin po, pwede kong sabihin yung mga bagay. Pero nakaraan na po yun. Kumbaga, katulad ng sinabi ko, nagkapatawaran, mag-asawa. Magaling siya mag-aaway, papatawa. Okay. So, dapat na issue siya ngayon? Hindi na po yung issue, Papa Jackson. Pero, ang point ko, dapat di mga binanggit dito. Okay po. Alam niyo mga pangga, ganito. Ano? May mga away kayo mag-asawa na kahit sobrang demonyo ng asawa mo, demonyita, you will not tell anyone. Kasi alam niyo na it's only you who will have the privilege to see the worst side of your partner. Diba? May worst side ka, ate, na siya lang ang pinagpakitaan mo. Tama? Meron kang pangit na ugali na siya lang ang nakakaalam. Yan ang privilege ng natin bilang partner sa isang tao. We get to have the front row seat, ate. Tama? To witnessing the best side and the worst side of this person. Alright. Let's start from the top. Hindi yung kwento, kasi matagal. Alright. So, ayaw mo na talaga. Ira. Hello? So, ayaw mo na talaga. Opo. Okay. Bakit? Kasi alam ko, pakiramdam ko, hindi, ang dami ko na pong pinagdaanan sa kanya. Ang dami ko ng hirap, luha, ganyan. Tapos, lagi ko sinasabi sa kanya, ito yung mga pangarap ko. Actually, nag-inquire na ako ng bahay kahit hindi ka pa nakakalis. Magkabahay lang tayo para makasama yung baby natin someday. So, andun yung plano ko, sinasabi ko sa kanya. Pero siya kasi, parang hindi ko siya nakikitaan ng kahit na anong plano sa buhay. Ang gusto niya lang, masaya siya. Ang gusto niya lang, feeling ginata siya. Feeling pogi. Actually, pogi naman talaga siya. Feeling pogi siya. Crush mo hanggang ngayon? Hindi, binanggit ko lang po. Feeling pogi, sinaterm ko lang na feeling pogi. Pero po kasi ang para sa akin, kasi, mataas yung pangarap ko. Ang dami ko pong gustong gawin sa buhay. Pero parang hindi siya yung taong dapat na sa akin or kasama ko. Kasi wala akong nakikita kahit na anong tulong or pagpupursige para magkaroon kami ng magandang buhay. Sapat na siya. Sa akin, yung pagpaprovide ko po sa family namin, never ko po sinumbat sa kanya yon. Kasi, yung application ko yun eh. Naintindihan ko na wala siyang trabaho for now at pwede naman siyang bumawi. Kasi, katulad nito, sorry, may mababanggit na naman po ako, Papa Jackson. Nung unang sampa niya, may utang siyang 200,000 na kung saan lang napunta. So, nung umalis siya, ang allotting na pupunta lang po sa akin, 3,000. Ha? Opo. So, ibig sabihin, umalis siya, ate, para magbayad lang ng utang. Tama po. Well, ate, po, hindi po sa akin issue yun. Siguro, tama ka. No, siguro kung if you are really madly and deeply in love with this guy, and you still want to be with him, and you see a future with him, hindi mo na ito mababanggit pa. No, because it wouldn't matter, ate, sacrificing, ate, yung sweldo mo, yung pagod mo, going out of your way,
diba, to look after someone's welfare. Anyways, ate, kung talagang ayaw mo na, a big part of me, I have to be honest with you, a big part of me, ayaw maniwala na tapos na kayo. Ayaw ko maniwala. But then again, this is your story, this is not my story, I have to respect. Kung ayaw mo na, ate, I can only wish you good luck. Kung ayaw mo na talaga, siguro nga, ate, yung hangganan ng ibang tao, hindi kagaya ng hangganan mo, siguro mas maiksi ka, or maybe mas dinamdam mo yung mga nagawa niya. Siguro nga, ate, you see another life without him anymore. Siguro nga, sapat na yung dalawang taon para makita mo na talagang it will not work for you for a longer run. And that we have to respect. Kung talagang ayaw mo na, ayaw mo na. As a matter of fact, nagkablakan kayo, inaasahan ko sa kwento, gusto ko marinig kanina, dapat nga hahabulin ka niya. Diba? He is at fault and he is to be running after you now. He is to be making amends. He, diba? He has to be at least, sana nagpipis offering sa'yo. But pero wala kang na kwento sa atin. Ibig sabihin, kung ayaw mo na, baka ayaw na rin talaga niya. Nakakalungkot, diba? Two people giving up on each other that once upon a time who fell in love. Truthfully, I would like to assume. But maybe you've grown out of each other. Diba? Maybe you've grown weary loving each other. Siguro tapos na lahat ng bagay. Maybe you can only appreciate the good things kapag ka hindi na kayo, when you are not being hurt by each other's presence anymore. Siguro it's the end of the line for the two of you. Abig, ako, ate, if we can save, let's save it. Pero ikaw na yung kwento mo yan, nandiyan ka, wala na akong makita ng pagmamahal from you, talagang tapos ka na, sagad ka na, gusto kong maniwala, sana, temporary lang ito. Kaya lang, wala na talaga, ano? So, I would ask you now, to send out a message sa kanya. Say sorry, thank you, and goodbye. Okay. Hindi ko alam, baka nakikinig ka. Lakas naman, paano yung restore ba? Minsan, alam mo naman, favorite ko to si Papa Jackson. Kapag nasa biyahe tayo, pinapakinggan natin to. Hindi ko alam kung anong gagawin. Pero sa ngayon, masaya ako. Masaya na nabunutan ng tinik yung puso ko na wala na akong iniisip. Hindi na, kumbaga, kasi kapag nung magkasama pa tayo, nung mag-asawa pa tayo, lagi kita nga sa isip eh. Nasaan ka na kaya? Ano na kaya ang ginagawa mo? Pero ngayon, parang naging malaya na ako. Hindi ako yung nag-worry na anong ginagawa mo, baka nagsusugal ka naman, ganyan. So, na-free ko yung sarili ko sa mga stress, sa mga anxiety, ganyan. So, naging start ako, sinasabi ko sa sarili ko, alam mo kung anong pangarap yung meron ako sa sarili ko para kay Ira. Gagawin ko lahat yun nang wala ka. Sinabi ko naman na ayan yung bahay. Kahit dito ka, kahit wala kang tulong, pupunin ko yan. Pero sinira mo yung pamilya natin. Parang hindi ko makita kung ano yung pagkukulang ko bilang asawa mo. Kasi alam ko ginawa ko naman lahat. Ikaw lang yung naghanap ng iba, hindi na kontento. Gusto mo yung ganyang buhay lang na masaya ka. Alam mo na galing ka sa broken family, wala kang magulang. Hiwalay ka na sa unang girlfriend mo. Huwag mo nang samayan natin. Kami yung... Huwag mo nang dagdag. Kami yung pamilya mo eh. Kami na yung pamilya ng baby. Kami, ng baby mo, ng baby natin. Kami na yung pamilya mo. Pero, sinalikuran mo pa rin. So, yung the mere fact na linock mo ko sa Facebook, so, tulad ng sinabi ni Papa Jack, parang... Papa Jackson? Papa Jackson, tulad ng sinabi niya, parang, pinaprove mo na lang din, parang pinakita mo na din sa akin na ayaw mo na. At hindi ka mag-effort, manunuyo. Kasi kung gusto mo talaga, siguro nandyan ka, pero hindi. So, ngayon, sa akin, sana hindi kita pipigilan magpakatatay. Pero sana,
wag na nating ipilit kasi alam mo sa sarili mo kung ano na yung mga napagdaanan ko sa yung lahat ng sakit. So sana palayain mo ako. Hindi na, wag na dumating yung time na ganito, mag-move on ako. Tatanggapin ko sa sarili ko na wala na akong asawa. Hindi naman sa walang tatay yung anak ko. Failed yung marriage ko, tatanggapin ko. So, hayaan na lang natin yung isa't isa. Kung gusto mong ganyan na mag-feeling din nata, okay lang. Ako, hayaan mo ko dahil marami akong pangarap sa buhay. At kung alam mo sa sarili mo na ikaw yung magpapabigat kung para maabot ko yung mga pangarap ko, hayaan mo na lang ako. Kasi gagawin ko lahat para sa baby ko. Ngayon, hindi na kita hanapin. Wala na rin sanang paramdam kung nakikinig ka man. Wag na, baby. Kaya na natin mag-move on yung isa't isa. Pasensya ka na, sorry. Kung yung cellphone mo, nabasag ko. Kung yung mga damit mo, nasira ko. Yun talaga yun eh. Kasi, mahal-mahal ang damit. Kaya mo, gasit ako, yung time na yun, na nalaman kong ganun yung gagawin mo, dala lang yan ng damdamin. Pero hindi ako ganun, alam mo, hindi ako ganun tao. So ngayon, wala ka. Ipag-pray na lang kasi alam mo yan, lagi kitang pinag-pray sa Diyos na sana patauhan ka, magbago ka, pero ang dami ng pagkakataon. Pero still, I will pray for you na sana maging maasenso ka, makabalik ka sa pagbabarko mo at makapag-ipan ka. Bahala na yung pagkakataon ng Diyos kung magiging friends pa tayo. Pero sa ngayon, start muna natin anything. Yun lang po, Papa Jackson. Ira? Po? I wish you all the luck in the world. And totoo yun, I wish you good luck in your journey, not having this guy by your side, not having to be a wife sa kanya, not having him as a husband sa iyo. Kasi, you know, pinipili mo nang tumuli ang buhay. A big chunk, I have to be honest with you. No? You call the show, I become your friend. And I hope you welcome the friendship. Ano? Otherwise, wala namang point na magkausap tayo. Do you agree? Yes, sir. Alright. A big chunk of me, after what you've said, after yung message mo para sa kanya, a big chunk of me still do not believe that this is over. Tapos na kayo. And I hope I'm right. I hope you're wrong. I hope with this you get to learn the lesson. Kung hindi man, I would glad, di ba? Kung hindi man natin, I'll be glad to be wrong. Kung hindi man. Sana. But then again, I have to respect at na yan na yung gusto mo. Ano? Napagod ka na. You know, habang pinapakinggan kita dun sa mensahe mo para sa kanya, mayroon ka nabanggit, no? Meron ka nabanggit. Yung about sa pagtupad ng pangarap. Na? Apo. I think that says everything. Yan linyang yan. Ano? Kasi as an individual, may pangarap ka that you see and you feel he does not share with you. Apo. Kasi nakikita ko may ambition ka pa. Tama ba ako? Marami po, Papa Jack. At yung mga pagkakataon maglalaban ng ambisyon sa doon sa pagbuo ng pamilya, ano? May mga pagkakataon na yung pagtupad ng ambisyon, yung pamilya yung suporta. Sa'yo kasi nakikita mo siyang, if I have this guy, I'll be a wife forever and I'll be a mom. And you're okay. I'm sure you're okay with that. But you want more than that. You want to achieve on a personal level, ate, some things in life. No, tama ba ako? Tama po. At hindi mo makita na kaya kanyang suportahan, right? Tama po. Okay. Now, that says everything. Ngayon, naiintindihan na kita. Kasi kanina, hindi lumalabas to eh, sa usapan natin eh. Na? Ang naririnig ko lang kanina, ate, is that mababae siya, keme-keme. So, sa madali sabi, if I'm going to summarize, ate, what you're saying tonight is that
I've given up a big chunk of what I want to become in life. I am delaying all my dreams. I am postponing my ambition to build a family with you. At eto ang gagawin mo sa akin. Tama po. Tama. Tama po. Now I understand you. Ngayon naintindihan na kita. Well, kung bibigyan ng tadhana at ng pagkakataon natin na maabot mo ang pangarap mo at siya pa rin number one fan, number one guy supporting you, sana. I'm sure you would love that. But he is, if he is not the perfect guy to push you up and make your dreams come true, make you realize your ambitions, then I wish you all the luck in the world. Salamat po. Ngayon, naintindihan na kita. Pasensya ka na kung ayaw ko maniwalang tapos na kayo. Apo. Wala akong masamang intention doon. I just really believe it takes more than this to give up. Apo. Naintindihan ko po. Actually, totoo naman po yun, Papa Jackson, na pagsubok lang to. Kaso lang, ayun nga, parang iba na po kasi yung nararamdaman ko. So, yep. Nakatingin ka na sa pangarap eh. Apo. Nakatingin ka na doon sa yung mga bagay na pinangarap mo noon, alam mo kaya mong kunin eh. Opo, totoo po yan. I get you. I've been down that road before. I can completely understand you. Opo. Sana lang, meron lang akong disclaimer sa'yo, ha? Opo. Sana lang, huwag mawala, no? Yung the heart to forgive and to see the good with the people who has the ability to hurt us. No, sana huwag mawala yung puso mo to realize that there's still good in them. Apo. Even if they can hurt you. Apo. Kung maayos kayo, tatawagan mo ko ulit. Ha? Kung hindi na talaga, tatawagan mo ko ulit din. Okay? Sige po, sige po. Either way, you call me. Kung nagparamdam, siya and you feel like giving him a chance, tawagan mo ko. I will. Kung nagparamdam siya at ayaw mo na talaga, nasusuka ka, tawagan mo ko. Sige po. Pero know it in your heart, ate, kung talaga nagpapahabol ka lang o talagang ayaw mo na. I wish you luck. And may all your dreams come true. Thank you po. Alright? Thank you po, Tata. Ang lesson, kapag umiiyak yung bata, kahit gano'ng kahit nanay ka, gagapang ka para puntahan yung bata. Naintindihan ko po. Doon sa partner natin, kukutosan kita. Mali ka doon. Alright? Kukuha niya tang kita ron. Tinignan ko lang po kung anong gagawin niya. So tumigil ka nga. Nakahampas ka nga na una, masama pakiramdam mo. Tumigil ka. Tastoy po yun. Anyways, good luck. Apo. Ano pangarap mo ba? Makapag-masteral po. There you go. I like it. Ibig sabihin, kasi pag kaya tinatanong ko ate, specific ka eh. Anong course? Entrepreneurship po. I like that. Meron kang talagang goal. Naintindihan ko na. Kasi college pa lang po ako. Gusto ko nang mag-masteral. I think nga po na ganun. Nag-asawa ko, nabuntis, nag-asawa. So, naset aside yung pangarap ko. Pero sinasabi ko sa kanya, gusto ko pa rin mag-aral. Gusto ko matapad to. So, wala siyang reaction. Magkabahay. Hindi kanya siya supportahan. Alright. Kasi ang priority ko po ngayon, sana magkabahay. Isingit yun yung bahay namin. Sabagay. Mahirap nga yun natin. Hindi kayo synchronize ang taong kasama mo sa buhay, no? Ngayon nga po. Alright. Still ate, ha? Kung may development, I would love to hear from you. Okay po, sige po. Alright. Salamat sa pagtawag. Salamat. Bye po. Ay, nako. Na ako mga pangga, I still wish na sana it's just a phase na kaya nilang pagdaanan. I wish na sana si Kuya will come to his senses and save the family. No? I still wish that. Nga ka lang. Minute ulo kayo, may nagko-comment kayo. Now, did I say na okay murahin yung bata? Comment kayo ng comment. Tilt ako, papakalahan ko kayo. Now, okay, ganito yan.
if you disagree with my advice, welcome kayo i-comment yan sa akin. But welcome din ako sagutin kayo. Ganun ang rule. Ang mga binablock ko lang, yung binumura ko nang walang kinalaman sa advice. But if you don't like my advice, walang problema. Hindi ako para ano, di ba? Your advice can be as good as mine. Pare-parehas tayo may abilidad dyan. Di ba? Pero huwag nyo, don't put words into my mouth. Okay? Ba, na ito, ha? Pinin-screen ko pa. Pangalanan ko kayo, sige. Kulit nyo, ha? Chill daw. Chill naman ako. Well, anyways, mga pangga, balikan natin, ano? Balikan natin yung, ano, yung lesson ng kolong natin. Honestly, mga pangga, ano, mahirap talaga yung may kasama ka sa buhay. I can very well relate, mga pangga. Diba? It doesn't mean your dreams and ambitions are more important dun sa pangarap at ambisyon niya. Hindi ibig sabihin na mas mahalaga yun sa'yo at mas walang kwenta yun sa kanya. Magkaiba lang talaga kayo ng ambisyon. Diba? Oo. Kasi sa isang relasyon, mga pangga, dapat may isang nagtutulak, may isang tinutulak eh. Diba? At pag naitulak ka na, if you are now in the level that you want to be at, maybe it's your chance naman para itulak yung nagtulak sa'yo. Diba? Kaya nga, diba? Kaya nga sa relasyon dapat ganun eh. Anyways, mga pangga, tawagan niyo ako, 721-2429. 721-2429, mga pangga. Coming from Beth Midler, ang awaiting gift of love. Pangga, we are in number 1, 06.7 Energy FM. Pangga, huwag mong sabihin radyo, sabihin mo!